Hello mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So, andito na naman po tayo ngayon mga kayos. Ngayong araw mga kayos, ako po ay may ibabahagi sa inyo. Pero bago po yan, gusto ko po magpasalamat. I-shoutout muna no, si Jerry Espaldon. Maraming salamat po kayos sa Jerry. Sa kay Henry Martinez. Kayos Henry, maraming salamat po. Kaya Anselmo Berbo, maraming salamat po sa suporta. Sa kaya Wilson Kabiko na palagi pong nakasubaybay sa aking mga videos, maraming salamat po sa suporta. At saka kaya Spade Iron Arm, maraming salamat po kayo sa tiwala. Saka kung may mga katanungan po kayo, wag po kayong mahiya, i-message niyo lang po ako para matulungan ko po kayo. At sa lahat po ng sumusuporta sa aking YouTube channel, maraming salamat po. So mga kayos, ituturo ko po ngayon sa inyo at ibabahagi ko po kung paano po ang mabilis na pagpalit ng clutch booster, no? Mga kayos. So tara mga kayos, samahan niyo ako. So mga kayos, ano po ba ang ating dapat gawin, no, sa pagtanggal ng ating clutch booster para hindi naman po tayo mahirapan sa pagkabit ng sa pagpagana ng ating clutch booster. So ito mga kayos, ipapakita ko sa inyo kung ano po ang aking ginawa at gusto kong ibahagi sa inyo para hopefully na magagamit nyo rin at makatulong po sa inyo. So ito siya mga kayos. So andito tayo ngayon mga kayos sa ilalim ng truck, ano? So bali natanggal ko na yung ating clutch booster na papalitan kasi kailangan po ng sample yung bibili. So mga kayos, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung ating ginawa dito nung bago ko po tinanggal. Ito mga kayos. So ito na siya mga kayos, natanggal ko na po dito yung ating clutch booster, wala na po siya dyan. So makikita nyo na lang mga kayos, ito. Ito yung linya na galing po doon sa ating clutch master. Ito po, ito po yung konektado doon sa ating pedal sa clutch master. Tapos ito mga kayos yung aking ginawa, kinagatan ko po ng vice grip yung hose dito. Pero bago ko rin po siya kinagatan, nilagyan ko po siya ng basahan para hindi po siya basta-basta masugat. Ayan. Ayan po mga kayos. Ayan. So kung hindi natin to siya kakagatan ng vice grip, ang fluid po dito, ayan dito, yung galing po dun sa itaas, mabubusbos, matatapon po siya. Tutulo ng tutulo hanggang sa maubos yung fluid dito sa linya. Ayan dito po. Ayan. Sa hose na ito, mauubos po yan. So, mahihirapan po tayo na pagganahin yung ating clutch pagka naikabit na natin yung ating clutch booster. So, ang pinakamaganda pong gawin, ito po, kagatan nyo po ng vice grip yung linya para hindi po tumulo yung fluid dito. So, mamaya mga kayos, ipapakita ko sa inyo na mabilis lang po siya mapapagana kung atin pong kakagatan ng vice grip dito sa linya. Kasi kung walang vice grip, matatagalan po tayo nyan kasi mag-build up pa po tayo ng pressure ulit dito sa linya bago po natin mapagano yung ating clutch booster. So ito mga kayos, yung ating clutch booster push rod. Mamaya ipapasok ko na lang po yung clutch booster dyan. Yan, tapos ito po. Ito po yung bungee bolt. Yan. Dito po yan siya nakalagay. Yan, dito. Ito po yung nakatanim sa ilalim ng clutch booster. So stay tuned na mga kayos, ipapakita ko sa inyo mamaya pagka naikabit na natin at natin pong papaganahin yung ating clutch booster. So ito na mga kayos yung ating bagong booster na ikakabit. Naikabit na natin yung kanyang hose. Ito, yung papunta po sa supply niya dito. Tapos yung kanyang bracket sa tagiliran. Ito, yan. Tapos yung bracket niya din po sa may puwitan. Kinabit na po natin dito pero maluwag lang po muna itong supit para madali po siya maisintro. Ayan. So, kakabit natin siya doon, mga kayos. Ayan. Ayan. Lalagyan natin siya dito. Ayos. Pasok natin yung push rod niya. Ito.
So ayan mga kayos, tapos na natin ikabit yung kanyang mga tornilyo sa bracket, tsaka yung kanyang push rod, ayan na. So dito na tayo ngayon mga kayos, yung ating linya ng fluid, ayan. Okay, hawakan mo. Talipatid ko siya dito mga kayos, ayan. Number 19 to siya, yung banjo bolt nito mga kayos. Ito. Yan, number 19 na. Oh. Yan. Kailangan na higpit na dito mga kayos. Okay na siya mga kayos. Ito na lang yung supply niya naman sa hangin. Tiyop na. So yan na mga kayos, may kabit na natin yung hose. Hindi pa natin natatanggal yung bias grip ngayon. Tatanggalin na natin to siya para pumasok na yung fluid. Yan. Yan. So pumasok na yung fluid yan mga kayos. Papandarin na natin at hahanginan na siya. Yan. Doon sa itaas nito, sa taas. Yan, doon po sa taas yung bleeder po niyan. So yan mga kayos. Yan. Ito po yung kanyang bleeder. Naikabit na natin yung hose dyan sa ilababa. Ngayon, papatagasan natin siya ng konti. Yan. Ito po. Ayan, kikita niyo po mga kayos, may lumabas na na fluid ayan. So ngayon, hahanginan na natin siya. Titesting na natin siya mga kayos. Madali po yan, Jagana. Kapag nakapagpalabas na po tayo dito ng fluid, yan dito. So, start natin mga kayos para matesting na po natin. So ayan na mga kayos, i-start na po natin siya. Ayan. Ayan, hanginan po muna natin siya mga kayos. Wala pa pong hangin eh. Ayan, hanginan po muna natin para matesting na natin yung ating clutch booster, yung ating kambyo. Ayan. Antayin lang po natin na mawala to, ayan, yung air na yan. Ito po. Ayan. Pag nawala po yan, gagana na po yung hangin po niyan, yung kanyang clutch. So nawala na po dyan mga kayos, yung warning na air. Yan. So pwede na po natin napakan yung ating clutch po niyan. So malambot na po ito siya mga kayos kasi may hangin na po siya dito. Yan. 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 Maririnig po ninyo mga kayos, may hasin na po. Oh. Paning itong basahan. Ay, yung kurtina. Ayan, kurtina po yan. Ayan. Titesting natin yung kambyo mga kayos. Napakanting clutch. Ayan. Ayan. So, papapakan natin dito sa itaas mga kayos. Tapos titingnan po natin doon yung push rod. No? Pero gumagana na siya mga kayos. Hindi pa nga hindi pa po natin siya nabubumba. Gumagana na po. Pakiapakan mo clutch. Ayan o, bitaw! Apak! Bitaw! Yan, so gumagana na siya mga kayos. Hindi pa po tayo nakapag-blade ng habang binubumba yung clutch. Kanina, makikita ko lang ho ninyo, nag-blade lang po tayo doon sa kanyang bleeder. So, hindi pa po siya natin talaga na bi-blade ng pinapabumba yung ating pedal. Pero gumagana na siya. So, ibig sabihin, mabilis po siyang gumana mga kayos kapag ka may kagat po dito yung ating hose every time na magpapalit o magtatanggal tayo ng clutch booster.
Kayos, ipapatesting ko natin sa driver yung bitaw para malaman po yung bitaw ng clutch. Ayan. Ayan. Ayan si Kuya Ron. Ayan. Ayan. Ano, mataas? Okay na? Sige nga. Ayan, yan yung driver ho, mga kayos, si Kuya Ron. Ayan po. Ayan. Pinapatesting ko sa kanya yung clutch. Ayan, si Kuya Ron, oh. Okay yan, mga kayos. Ayan, yan po yung driver ron nito. So, okay na po. Ayan. Pagpitan ko na lang yung sa ilalim. So, yun lang, mga kayos. Ah, napakita ko na po sa inyo kung paano po ang mabilis na mapagana yung ating clutch booster sa tuwing magpapalit po tayo kung ano po ang dapat natin gawin. So, sana mga kayos, nakatulong kahit sa simpleng bagay lang. No? Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po, paki-like and share na lang po, mga kayos. At paki-press nyo lang po yung notification bell na yan. Para maging updated pa po kayo, mga kayos, sa mga bagong videos natin na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun lang, mga kayos, maraming salamat. God bless.